Isang magandang araw pong muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Mga bagay na malas gawin sa ating wall clock o orasan sa ating tahanan, kaya't makabubuting alisin mo na agad. Bago ko po simulan ang aking ibabahagi, ay nais kong ipaalam na mayroon akong napili pero dadagdagan ko pa ito at patuloy pa din akong mamimili sa mga nagko-comment at nag-share ng mga video na aking ina-upload. Gusto ko din pong ipaalam na ako ay uuwi ng Pilipinas sa April. Kaya't sa Pilipinas ko na lamang ihuhulog ang mga giveaway na ito. Base po kasi sa mga nakaraan kong giveaway, marami ang hindi nakakarating sa aking mga pinapadalahan at kung matanggap man nila ay pinagbabayad pa sila sa post office at alam po yan ng mga matagal ko ng subscribers dahil naranasan nila na inabot ng buwan bago nila natanggap ang giveaway at siningil sila kahit bayad na yon dito. Kaya't napagpasyahan ko na isasabay ko na lamang sa aking pag-uwi. Pasensya po kung matatagalan bago ninyo ito matanggap. Bilang pambawi ay magbibigay muna ako ng 500 pesos sa 5 maswerteng magko-comment sa isang video na aking i-upload at ilalagay ko sa community ng YouTube ang video na ito para alam ninyo kung saan kayo magko-comment at doon ako bubunot ng pangalan ng 5 mananalo. Narito po ang mga pangalan ng mga nauna kong napili at ito ay dadagdagan ko pa hanggang bago makauwi ako sa April. Unang-una na ay si Rosa Nugsod, Lydia Pua, Aida Aplacador, Ami Lumen, Mario Cesar, Marilyn Marcos, Shirley Balbuena, Sally Malabanan, Maribel Bahon, Lelin Sanchez, Marlene Redira, Liza Toleco, Josefina Pascua, Teresa Libosta, Trinidad Cindy, Tony Villa, Melba Anika, Marieta Candelaria, Madonna, Michelle Lugtu, Elizabeth Rios, Lita Dinoy OFW Hong Kong Vlog, at si Elizabeth Garcia Miranda. Paki-comment po ang inyong complete name and address at kung anong giveaway ang gusto ninyong matanggap. Isa lamang po ang maibibigay ko sa bawat tao para mas marami ang makatanggap. Ang pagpipilian nyo po ay pyrite, citrine at horseshoe. Muli po sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, patuloy lamang po kayong mag-comment at mag-share ng video. Baka sa susunod ay pangalan nyo naman ang masasama. Pag magko-comment po kayo ay pakilagay ang pangalan dahil ang iba ay walang pangalan. User ID lamang ang nakikita ko kaya't mahirap tandaan. Sa mga nakatira naman po sa Japan ay mag-comment lamang kayo palagi at first week ng March ay ipapadala ko ito sa inyo. Muli po ay maraming salamat sa patuloy na suporta at sa dulo po ng video na ito ay ang shoutout. Narito ang mga feng shui tips na makatutulong sa iyo upang hindi ka malasin sa paggamit ng orasan sa iyong tahanan. Dapat ay isang orasan sa bawat silid, kwarto o lokasyon. Nagugulo ang enerhiya kung maraming orasan, kaya laging mai-stress ang mga residente. Mas maganda kung ang hugis nito ay square, rectangular o kaya naman ay pabilog. Iwasan ang triangular, hexagon at octagon na hugis. Ang ganitong orasan ay nagdudulot ng pagtatalo at pag-iinsultuhan sa bawat isa. Maliit lamang na orasan ang gamitin sa inyong silid-tulugan. Ang malaking orasan ay nagdudulot ng palagi ang paghihiwalay ng mag-asawa. Yun bang kailangang iwanan niya ang asawa dahil lagi siyang nasa business trip o ano pa mang dahilan? Kung maliit ang bahay, hindi swerte na gumamit ng malalaking orasan o grandfather's clock. Base naman sa mga pamahiin o paniniwala, ang oras ay maaring maging dahilan ng kamalasan at maging kamatayan. Seryoso ang mga tao sa mga paniniwalang ito at sa katunayan ng ilan ay isinasabuhay pa ng mga
ganitong pamahiin. Narito ang ilan sa mga pamahiin ng tao tungkol sa oras. Pinaniniwalaan ang Master Watchmaker ay inilalagay ang bahagi ng kanyang kaluluwa sa kanyang ginagawa sa pamamagitan ng kanyang mahusay na mga kamay. Kaya kapag nasira ang relo o orasan, ang mga tao ay naniniwalang nasira din ang kaluluwa niya. Ang isa sa pinakakaraniwang pamahiin na maririnig ngayon ay ang pagbibigay o pagtanggap ng regalo ay sinasabing malas at maraming rason tungkol dito. Una, ang pinakamahalaga, ang pagbibigay ng relo sa iyong kapareha ay dalawa ang ibig sabihin. Binibilang mo ang oras na magkasama pa kayo at nilalagyan mo rin ng oras ang inyong relasyon na ang kalalabasan ay ang pagtatapos ng inyong panahon na magkasama. Hindi na mahalaga kung saan kang dako ng mundo nakatira. Ang pamahing ito naman ay popular saan ka man pumunta. Sa Asia, ang pagreregalo ng relo sa isang tao ay ikinukonsiderang sumpa. Ganun pa man, hindi naman lahat ng paniniwalang ito ay masama. Sa Russia, ang pagreregalo ng relo ay nagsasabing nais mong ang tumatanggap nito ay mabuhay ng matagal. Isang paraan upang labanan ang paniniwalang ito ay ang pagbibigay ng kahit maliit na halaga nang tumanggap ng relo sa nagbigay na tila ba binili mo ang relo na iyon. Noong una, ang pagtigil sa orasan kapag may namatay ay pangkaraniwang ginagawa anuman ang iyong relihiyon. Ang paniniwala ay kapag hindi itinigil ang orasan na nasa kwarto ay may mamamatay at magkakaroon ng malas na karanasan ang lahat ng nasa tahanan iyon. Ang paniniwalang ito ay orihinal na galing sa Germany at Great Britain at sinasabing kapag ang tao ay namatay, tumitigil na din ang oras para sa taong iyon. Kung ang oras ay hinahayaang magpatuloy, ito ang nag-iimbita sa espiritu ng namatay na manatili sa tahanan at guluhin ang mga naroroon ng walang hanggan. Ang isa pang dahilan sa pagtigil sa orasan kapag may namatay ay sa paniniwalang ang pagtigil sa oras ay paraan upang pabayaan ang kaluluwa ng bagong namatay na makatawid sa susunod na buhay nang hindi nag-aalala sa oras. Ilan lamang po yan sa mga feng shui tips, paniniwala at pamahiin na may kaugnayan sa orasan. Kayo na po ang bahala kung ito ay inyong paniniwalaan o hindi. Isang magandang araw pong muli at bago ko simulan ang shoutout na bahagi, nais ko pong humingi ng pasensya sa mga nagko-comment ng tungkol sa kahulugan ng panaginip. Sa mga hindi ko nasasagot sa comment, pakiantay na lamang po dahil i-upload ko ang video ng aking kasagutan. Pasensya po kung hindi ko agad nasasagot. Sa mga hindi ko po masya-shoutout ay pasensya na dahil medyo mahaba na ang shoutout. Sa susunod po ay kayo naman ang isa-shoutout ko basta mag-comment lamang kayo. Huwag nyo din pong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment. Dahil malaki po ang maitutulong ng pagko-comment ninyo upang lumago at mapansin ang aking channel. Pakipindot na rin po ang bell button para updated kayo sa aking bagong video upload. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob sa inyong lahat. Hello and shout out po kay Maria Marivic Kono of Koreyama, Fukushima, Japan, Albert Orara of Japan, Celia Laudencia of Makatok, Victoria, Oriental Mindoro, Claire Canlas, Malura Casa of Pililla, Rizal, Wilma Manuel, Charlene Saldivar, Maria Liege, Lubalili Pancho, Carmelita Ferrer, Caridad Siriban, Estrella Nuto. Hello and shoutout din po kay Dita Kiambao of Bagong Silang, Balanga City, Carmelita Ferrer, Josephine Teladro, Nenita Dehis, Annabel Tome Alsul, Yolanda Soriano, Sia Badhi, Rosalyn Cantilo, Lenny Elnandan, Raketerang Mag-asawa, Lori Jane Catalan, Marieta Candelaria, Nida Esguera, Vanji Del Fiero, Maria Luisa Polikit, Violeta Lacudin, Bernardita Leda,
Pilar Elima, Lina Dison, Emelia Tabula, Maria Teresita Lago, Asuncion Quijano, Rosalinda Aldover, Jovelyn de la Cruz, Elisa de la Cruz, Josephine Bona, Nadji Rodriguez, Gloria Cerquina, Cecilia Baterina, Melba Abila, Rialyn Reyes, Rowena Lopez, Normie May Nopas, Lisa De Silva, Josefina Camu, Blackie Takandong, Lim Buds, Janet of Cebu, Lina Pereras, Hazel Nat. Hello and shout out din po kay Elsa Cotesuan, Blessed 77888, Lelin Sanchez of Riyadh, Saudi Arabia, Evelyn Salvacion, Jocelyn Mamangun, Lodris Fernando, Eugenia Reyes, Rosita Lacambra, Boyet Calibayan, Analisa 5004, Lerma de la Austria, Amilumen, Honger Radeng of Hong Kong, Mila Mirasol, Elizabeth Garcia Miranda, Ferdinand Herediano, Heidi Velarde, Mila Mirasol. Hello and shout out din po kay Marlene Redira of Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Lebdensia Ramos, Manoy Shing, Emily Ragot, Rebecca Gayangos, Madonna at Mary Grace 6391, Celia Valdez, Lilian Pallarme, Edith Busante, Honey Agbay, Melanie Kate Million, Content Golden Doodle, Jacqueline Kaluya, Amelia Tangonon, Herminia Cialcita, Angelina Makabenta, Rosenda Cosme. Hello and shout out din po kay Ganda 123, Luisa Kabatik, Ana Marie Linlangan, Sagira Ramirez Ulama of UEA, Yolanda Limos, Marlene Riga, Gilmar Samson, Teresa Libosta, Maria Pia, Caridad Siriban, Ninita Bayani, Mary Andra Miscal, Lucy Opano Rojas, Marivic Bautista, Jenilyn Banyares, Edwin Lombo, Felisa Decino of Greece, at Rosana Escarilla. Sa mga hindi ko po na shout out ay pasensya na, sa susunod na lamang po muli dahil mahaba na ang shout out na ito. I-comment nyo lamang po ang inyong pangalan at ang inyong lugar upang ma-shout out ko ito. Muli po ay maraming salamat sa inyong lahat. Naway makamit natin ang tagumpay, kasaganaan, kasiyahan at kayamanan sa taong 2024. Ingat po kayo palagi. God bless. Be positive. Stay healthy. And be happy.